الحمد لله رب العالمين، غفار الذنوب، ستار العيوب، الذي جعل ذكره للأرواح زادا وللأبصار نورا وللقلوب ربيئا وللصدور شفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، القائل: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dakilain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa siya ay ang tunay na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Tinatakpan ang ating pagkakamali at ginawa niya ang pag-alala sa kanya bilang buhay ng ating kaluluwa. Ginawa niya ang pag-alala sa kanya bilang liwanag ng ating puso at gamot sa ating mga sakit. Ako ay naniniwala at sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huling sugo at alipin ng Allah na kanyang sinabi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Mathalul ladhi yadhkuru rabbah wal ladhi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit." Ang katulad ng isang nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa isang taong hindi niya naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng isang buhay at patay. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang buhay ng isang tao, ang kaluluwa ng isang tao, at ang tunay na buhay ng kanyang puso ay naayon lamang sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi niya naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay katulad ng isang patay. At kapag naalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tunay na buhay ng isang taong mananampalataya at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ang aking sarili una-una ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ini-encourage ko ang lahat, una-una ang aking sarili, na lagi nating alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan siya. Dakilain siya at alalahanin natin palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhal ladhina amanu, udhkuru Allah dhikran kathira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga mananampalataya, tinatawagan ang mananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala na alalahanin siya. Alalahanin ng ating Panginoon ang ating tagapaglikha, ang nagtustos sa atin ng napakaraming pag-alala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. At atin siyang dakilain sa umaga at sa hapon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na alalahanin siya, ibig sabihin mayroon itong kadakilaan at napakaraming kabutihan sa isang tao na sinabi natin na ito ang tunay na buhay ng isang mananampalataya. Ang maalala niya ang kanyang Panginoon. Inna dhikrallahi ashrafu ma yamurru bil khatir wa yantiku bihil lisan. Tunay na ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang pinakadakilang
dadaan sa ating isipan at atin itong sinasabi. At ito ay jawhar kulli ta'atin lillah. Ito ang palamuti ng pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na ang pagsamba at ang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagsabi ng ating dila, ng pagmamahal ng ating puso, o yung nasa puso natin at yung gawain natin. Wahuwa umdatul a'mali wal ibadat. At ito ang haligi ng ating mga gawain at ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang maalala natin siya. Ginawa ang mga ibada para maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li dhikri, at kayo ay magtayo ng pagdarasal bilang pag-aalala sa kanya. Bilang pag-aalala sa ating Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating sayangin ang oras, huwag nating sayangin ang panahon, o ang isang araw na lumipas na hindi man lang natin naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pag-aalala sa kanya ay mayroon itong napakalaking gantimpala at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sinabi ng Allah, وَذَّكِرِينَ اللَّهِ وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَتْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Subhanallah. Ang mga tao nag-alala mula sa kalalakihan at mula sa kababaihan, at ang pag-alala nila ay napakarami, pinaparami nila ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Para sa mga tao mula sa mga kalalakihan at mga kababaihan na nag-aalala ng napakarami sa Rasul subhanahu wa ta'ala, inihanda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran at napakalaking gantimpala. Magfiratan wa ajran azima. Ang pinaka ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ang ating hinihiling palagi, na tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tagpan ang ating mga pagkakamali, at tayo ay gagantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalaking gantimpala upang tayo ay papasukin sa paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit ang mga sahaba, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi nilang naalala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat panahon, sa bawat oras, lalong-lalo na pag sila ay nag-iipon. Isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pangalan niya ay si Mu'adh. Si Mu'adh, siya ay inausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya kay Mu'adh radiyallahu anhu, Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Mu'adh, sumpa man sa Allah, ikaw ay aking mahal. O ikaw ay aking minamahal. Yun ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh. Subhanallah. Tapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usika ya Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Huwag mong iwan sa bawat sala mo, sa huling gagawin mo sa sala, ang sabihin mo, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ang sabihin mo, Mu'adh, sa bawat dulo ng iyong sala, ang sasabihin mo, O Allah, tulungan mo ako sa pag-aalala sa iyo at pagpapasalamat sa iyo at ang pagiging mabuti sa pagsamba sa iyo. Subhanallah. Dahil mahal niya si Mu'adh radiyallahu an. Mahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kay Mu'adh ay ang maalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang Allah lamang ang nagbibigay ng lakas. Nagbibigay sa atin ng tawfiq, ng gabay upang maalala natin siya. Kaya sinabi niya, Allahumma, ito ang dua na dapat natin gagawin. Ito ay hindi lamang kay Mu'adh, kung hindi para sa atin din mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Nasabihin natin, Allahumma o Allah, a'inni. Dahil o Allah, ikaw lamang ang may lakas, la hawla wala quwata illa billah. Ikaw lamang ang may lakas, may kapangyarihan. Tulungan mo ako sa pag-aalala sa iyo, sa pagpapasalamat sa iyo at sa pagiging mabuti sa aking mga pagsamba sa iyo. Subhanallah. Ito ang pagpapasalamat o ito ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh na sinabi niya, wallahi inni la uhibbuk. O Mu'adh, tunay na ikaw ay aking mahal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang ating modelo sa lahat ng bagay. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tunay na nandyan sa inyo ang propeta na may pinakamabuting pag-uugali. Sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang modelo natin lahat. Modelo ng mga Muslim, modelo natin lahat, at sundin natin kung ano ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na sa kanyang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binubuksan niya ang kanyang araw ng pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan kahit sa pagbangon pa lang niya, pagkagising niya pa lang mula sa kanyang pagtulog, sinasabi niya, Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afini fi jasadi wa adina li fi bidhikri. Subhanallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagising mula sa kanyang pagtulog, sinasabi niya kaagad at naalala niya kaagad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, at kanyang sinabi, Alhamdulillah, ang pasalamat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapasalamat ay sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nagbalik sa akin ng aking kaluluwa. Dahil sa ating pagtulog, ang ating kaluluwa, ito ay pumupunta sa Allah at ito ay kinukuha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sinabi niya, radda alayya ruhi, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbalik, nagpahintulot, nang bumalik ang kanyang kaluluwa doon sa kanyang katawan. Wa afini fi jasadi, at naging ang Allah subhanahu wa ta'ala din ang nagbigay ng kalusugan sa kanyang katawan. Kaya ito ay naalala niya kaagad ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagbangon pa lang, wa adina li bidikri, at pinahintulutan niya ako magpasalamat at mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ito ay sa pagkagising pa lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay may malaking papel sa ating buhay bilang mananampalataya. Ito ay gamot sa ating mga sakit. Ay sinabi niya, wa'afini fi jasari. Ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isa sa mga pinakamainam na gamot sa ating mga sakit. Lalo-lalo na ang sakit sa ating puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. At aming binaba mula sa Quran ang shifa, ang gamot at habag mula sa gamot sa mga mananampalataya. Ibig sabihin na Allah subhanahu wa ta'ala binaba niya ang Quran gamot at habag sa mananampalataya. Ito ay punong-puno ng gamot ang Quran, gamot sa ating puso, gamot sa mga tao na ligaw upang sila ay gabayan patungo sa tuwid na landas. Warahma, at ito ay habag. At isa sa mga pinakamainam na pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating pagbabasa ng Quran. Ang ating pagbabasa ng Quran na kung saan ito ay purong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Hindi siya malalagyan ng anumang kasinungalingan, anumang kasamaan at anumang kamalian mula sa harapan at sa likuran. Sabihin, walang maipasok ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay walang pagkakamali, at ito ay ang pinakamalinis na salita dahil ito ang salita ng ating Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
dapat ating isapuso. Una-una ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin natin itong pundasyon ng ating buhay, ng ating puso, liwanag ng ating pamumuhay dito sa mundo. Ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi mabigat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito ay malaking pagsamba sa Kanya na hindi ito mabigat na gawain ng ating sarili. Dahil hindi ito ginagamitan ng lakas ng ating katawan, kung hindi ito ay ginagamitan lamang ng ating pagbukas ng ating dibig. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani alal lisan. Dalawang salita na magaan sa ating dila. Subhanallah. Itong ibada na ito, pagsamba na ito, dalawa, at diniscribe pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay magaan sa ating dila. Ibig sabihin, ang dhikr na ito, magaan. Pero ano ang resulta nito? Thakilatani fil mizan. Thakilatan fil mizan. Magaan ito sa nabigkasin ng ating ng dila natin, pero ito ay mabigat sa timbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mabigat na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang inaalala mo ang iyong Panginoon na naglikha sa iyo. Subhanallah. Habibatan ila Rahman. Ito ay kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong dalawang salita na ito na pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ito, mga kapatid? Siguro ito ay alam na natin. Ito ang Subhanallah, Subhanallahi wa bihamdihi wa Subhanallahil Azim. Subhanallahi wa bihamdi wa Subhanallahil Azim. Ang purihin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan mo. At purihin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang pinakadakila. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga kabutihan. Ito sinabi natin kanina na dapat sa isang tao huwag niyang hayaan na ang kanyang araw ay lumipas, na wala siyang ginagawa kahit man lang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabutihan ng pag-alala sa kanya. Ang tinutukoy natin na zikir, mga kapatid, dito ang zikrullah, ang pagsabi natin na la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ito ay zikir. Ito ay pag-alala sa kanya. Ang pagsabi natin na Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Ito, mga zikir na ito, ang tinutukoy natin na madali lang ito sa nabigkasin ng ating dila at ito ay may mabigat na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga kabutihan ng pag-alala sa kanya, sinabi ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, man qala fi yawmin mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kana lahu adla ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasana wa muhiya anhu mi'atu sayyi'a wa kunna lahu hirzan min ash-shaytan sa'ira yawmihi ila al-layl walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ata bihi illa man qala akthar. Subhanallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagsabi sa isang araw ng isang daang beses, sinabi niya, ano ito, isang daang beses na sasabihin niya, ang pagsabi niya ng la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Itong zikir na ito, itong pag-aalala na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang reward niya at gantimpala niya? Kana lahu adla ashra rikab. Tunay na para siyang mayroong 10 alipin. At ang isang alipin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pinalaya mo ang isa dito,
ay ikaw ay napakala may pinakamal na may napakalaking ganti pala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano na kaya ay mayroon ikaw, mayroon kang 10 alipin, pinalaya mo ang 10 alipin na ito. Gano'ng kalaki ang reward mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukod pa dito na ikaw ay may katumbas ng 10 alipin, kutibat lahu mi'atun hasana. Isusulat sa iyo ang 100 kabutihan. At buburahin sa iyo ang 100 pagkakasala. At ikaw ay nasa pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa Satanas. Mula sa araw na yun hanggang sa gabi. Sa umpisa ng araw na yun hanggang sa gabi. At hindi, walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ata bihi. At wala kang katumbas at walang hihigit pa sa iyo na nakakuha ng gantimpala na ito, maliban na lamang ang nagsasabi ng marami pa dito. Ibig sabihin, marami pa siyang dhikr na sinasabi kaysa sa iyo. Subhanallah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag tayong maging pabaya sa pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ay mautun lil kulubi wa ta'tirun lil haya. Wal ghaflatu an dhikrillah mautun lil kulubi wa ta'tilun lil haya. Ang pagpapabaya sa pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala o ang pag-iwan niya sa pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay ang pagkamatay ng ating puso. Ito ay ikakamatay ng puso ng isang tao at ito ay mapapariwara ang buhay niya dito sa mundo. Sinabi ng Allah Subhanahu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul bait alladhi yadhkurullahu fi wal bait alladhi la yadhkurullahu fi mathalul hayy wal mayyit." Subhanallah. Ang bahay na kung saan inaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dito sa bahay na ito, at ang bahay na hindi inaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay katulad ng isang buhay at patay. Ito ay sinabi natin kanina na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bigyan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ng liwanag ang ating bahay o ang ating pamamahay sa pamamagitan ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At babalaan natin ang ating mga sarili sa pagiging mapagpabaya o pag-iwan sa pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang pag-iwas o ang hindi pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay magdudulot ng pagtigas ng ating puso. Na kung saan makalimutan na natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah. Na makalimutan ng isang tao ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala na siyang titigas na ang kanyang puso, magkakaroon na ng sakit at siya ay kalimutan niya na ang pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa yawmul qiyamah siya rin ay kalimutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabutihan ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khayrun lakum min anfaqi adh-dhahabi wal fidda ila akhir al-hadith." Subhanallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sasabihin ko sa inyo, hindi ko ba sinabi sa inyo ang pinaka mabuting gawain at ang pinakamalinis na gawain para sa inyong Panginoon at ang pinakamataas na gawain sa inyong antas? Wa khairun lakum, at mainam pa itong gawain na ito kaysa ikaw ay magbigay ng kawang gawa na mula sa ginto at mula sa pila." Hanggang sa dulo ng hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinausap niya ang mga sahaba. Sabi ng mga sahaba, "Bala ya Rasulullah." "Oo ya Rasulullah." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gawain na ito, "Dhikrullah Ta'ala." Tapos sinabi niya, "Dhikrullah Ta'ala." Ito ang dhikrullah. Subhanallah. Ito ang pag-aalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabihin, ang pinakamainam na gawain ay maalala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At lahat siguro ng pagsamba na ialay natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa sala, mula sa zaka, mula sa ating pag-aayuno, sa saum, mula sa ating
sa paghahaj natin at sa iba pang-uri ng pagsamba, naalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil kailangan natin ng intensyon. Kailangan natin ng malinis na intensyon na kung saan ito ay tinalakay ng ating ustad noong nakaraan, ang kalinisan ng intensyon, ang ikhlas sa ating mga puso na gagawin natin yung bagay na yon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa pa dito na ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay solusyon mula sa ating mga problema. Kung saan mayroon tayong problema, alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan tayo ng solusyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at papagaanin niya ang problema na ito at bibigyan ka ng chance. Bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraan para masolusyonan yun. Katulad sa hadith ni Propeta Muhammad s.a.w. na binabanggit niya tuwing siya ay dinadat na ng malaking pagsubok. O pagsubok, sinasabi niya, La ilaha illallah, la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yan ang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nasa pagsubok. Para mapagaan ito. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da'watu dhinnun La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW na ang da'wa na ito ni Dhinnun, ang pagsabi niya, La ilaha illallah. La ilaha illa ant. O Allah, ikaw ay nag-iisa na Panginoon. Wala ng Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa iyo. Subhanak. Ikaw ang nasa sa iyo lahat ng pagpupuri. Tunay na ako ay nagkamali. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Man daa minha fil makrub illa fur man daa minha fi makrubin illa farajallahu karba. Subhanallah. O kama kala sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang nagdangdua na ito at binanggit niya ito sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pag-aalala para yung kanyang problema ay malutas. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagdua sa ganitong dua, ang kanyang problema ay bibigyan at papagaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ninanais natin ng tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay upang makamtan natin ang gantimpala na inhanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Mga kapatid, isa sa mga bagay upang maging matagumpay ang isang tao at ito ang paggawa natin ng pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wadkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Alalahanin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng napakarami. Araw, gabi, umaga, minuto, segundo, alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum, la azidannakum. Kapag kayo ay mapagpasalamat, dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating biyaya na ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin natin siya sa araw at gabi, minuto, oras, upang tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin niya tayo, at tayo ay alalahanin din ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mainam na mga nilikha niya doon sa kalangitan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-adhim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته